Hi, I'm Bev. Welcome to my channel. I love to cook for friends and family. Join me and let's learn together in my cocina. Hi everyone! Welcome back here in my cocina. Share ko today yung pagluluto ko ng sinigang sa miso na ulo ng salmon. Ang mga ingredients na ginamit ko, puting sibuyas, isang buo. Pwede rin naman tayong gumamit ng kulay pula. Luya, nasa sa inyo kung gano'ng kadami yung ilalagay ninyo, pero ako ginamit ko itong lahat. Importante kasi itong luya, lalo na kung gagamit tayo ng isda or seafoods katulad ng hipon. Next, kamatis. Dalawang piraso na lang yung natira sa ref ko. Pero mas masarap sana kung medyo maraming kamatis. Okra, hiniwa ko lang siya ng ganito. Next naman, yung sitaw, pinutol ko lang siya ng ganito. Kailangan din natin ng mustasa. Pinutol ko lang siya ng ganito kaliit. Talong, padayago na lang hiwa. Medyo makapal. At sigarilyas. Alisin lang natin tong part na to, no, para malinis yung sigarilyas natin. Walang balok. At labanos, siniwa ko rin pa diagonal, katulad ng sa talong, pero mas manipis siya. So ayan, i-prepare ko na yung gulay. Ganito talaga ako kadami maglagay ng gulay kasi paborito to ng marami sa bahay. But of course, in your recipe, you can use your favorite vegetables. You are the master of your dish, kaya nasa sa inyo kung ano ang isasahog ninyo at gano'n siya kadami. Kailangan din pala natin ng pampaasi. Mas okay sana yung bunga ng sampalok. Kaya lang, nagmamadali rin ako. So, instant na lang ang ginamit ko. At syempre, yung ating miso. Ito naman yung salmon. Nasa 1 kilo to. Nilinis na siya nung pinagbilhan ko. Since okay na lahat ng ingredients, mag-start na ako magluto. Una kong ginagawa dito, igigisa ko lang ng mabilis yung kalahati ng luya na hiniwa ko. Tapos, isasangkot ako dito yung isda. Each side dapat, mabilis lang, mga ilang segundo lang. Or basta magbago lang yung kulay niya. Malaking bagay kasi ito, no, para mawala talaga yung lansa. Then, on the same pan, nag-reduce na naman yung ating mantika. Igigisa ko na dito yung sibuyas, kamatis, at saka yung miso natin. Nasa 2 cups yung miso na nagamit ko dito, na nasa sa inyo pa rin yun kung marami kayong ilalagay na miso or tama lang. Igigisa ko lang to for 2 to 3 minutes.
Nakakatulong kasi ito, no, para hindi tumining yung ating miso, para maging malapot yung sabaw natin. Habang ginigis ako to, nagpakulo na rin ako ng tubig. So, ihalo na natin siya. Kasunod nito, ilalagay na natin kung ano yung pinakamatagal lumambot na gulay. So, depende nga yun kung ano yung gagamitin din ninyo, no? Lagyan natin lang siya ng konting pagitan bago natin ilagay yung ating susunod na gulay. Ako naman, inaantay ko lang siya na mag-rolling boil bago ko ilagay yung susunod na gulay. Bago pa maluto yung huling gulay na nilagay natin, or pwedeng kasabay nito, no, ilagay na natin yung ating isda. Isunod na rin natin yung pampaasim. Yung sa akin, kinanaw ko na lang sa tubig para di ako mahirapan maghalo. Medyo puno na rin kasi yung lutuan ko. At syempre, yung ating asin, pampalasa. Kapag luto na yung isda natin, ready to serve na tayo. Ito na guys, yung aking sinigang sa miso na ulo ng salmon. I hope I was able to share something good and helpful. Sana nakatulong ako para magkaroon ng idea yung mga first time na magluluto ng sinigang sa miso na ulo ng salmon. Thanks for watching guys and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notifications on new video uploads. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notifications on new video uploads.